Hi, this is Kim, and welcome to Real Talk with Kim, the podcast. Ito ang chismisan, batuhan ng kuro-kuro, and sharing experiences. Real life problem, real talk. We cannot offer solution, but we are here to listen. So, ito na nga ang podcast na di namin talaga malaman kung ano ba talaga ang gagawin. Parang feelings lang. Sometimes you know, sometimes you don't know talaga. Hindi mo talaga alam ang gagawin. Dahil after pandemic, ang dami na nangyari. Akala natin di na priority ang love life. Pero ito na nga, madami pa din ang problemado sa love life. Sa mga nakikinig at sa ating podcast, let us know if anong tingin nyo sa letter sender na ito. Babasahin ko sa inyo lahat para di na kayo mag-isip. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. Here's my story. I just broke up with my ex-boyfriend last 2 months ago. We've been together for 3 years. Bigla na lang akong naka-receive ng message one day and told me na di na daw siya masaya. Tinanong ko if meron bang iba and told me na wala naman daw. Feeling daw niya hindi na kami magkasundo at iba na rin ang gusto niya. Iba na nga yung trip niya sa trip ko daw. Wala naman ako talagang maalala na pinag-awayan naming malala. Tapos bigla niya lang sasabihin na di na daw kami swak. Syempre naman, nilet go ko na siya at di ko naman talaga pipilitin siyang magstay kung ayaw niya na talaga. Di ba, maikli ang buhay. After 2 months, I'm trying to be okay and trying to move on. Last week, tinawagan ako ng isa sa mga close friend ko na nagkataon ng pinsan niya. Sabi niya, may bago na daw GF ang ex ko. After naman maghiwalay, of course, di ba minsan normal sa atin na ina-unfriend at ina-unfollow natin ang isa't isa sa social media. And after that, may isa pa kaming friend na nag-message na naman sa akin. Ang sabi niya, ang ex ko ay madalas niyang makita sa social media at marami siyang screenshot. Confirm talaga. May bago na nga ang walang yang ex ko, sorry for the word. At mukhang kasama niya pala sa work itong si Girl Lalush. Nakakainis lang na di siya naging honest at sana man lang di muna siya nagpo-post ng mga pictures sa social media na nandun pa sa picture si like habang together na nagsashawarma at nagwo-walking sa Najma. Diba, Kim? Sabi nga ni Popoy sa One More Chance, meron ang mga nag-break up ng up to 3 months rule. Kasi malinaw na wala pa kaming 3 months na naghihiwalay. Feeling ko, I was betrayed. Bumalik lahat sa isip ko na baka sila pa noon, na kami pa. Medyo nagsiselos na talaga ako noon. Pero, ang hirap iparamdam. Pero napapansin ko, madalas ang like niya sa lahat ng post ni Girl Lalush. Even sa Facebook, sa TikTok at IG. Siyempre, super deny siya. Actually, di naman issue sa akin to. If naloko ba ako, or wala naman din siyang bilang. Ganito talaga, ang issue sa akin talaga, Kim, di pa naman alam ng lahat na tuluyan kaming hiwalay, kahit ang family ko at mga friends. Dahil 2 months pa lang naman. Tapos eto siya, post ng post kasama ang bagong GF niya. Now, dapat ko ba siyang kausapin? Na hinahinay naman, or hayaan ko na lang kasi wala naman kami, or wala na kami. As if papakinggan niya pa ako.
Nasaktan ako na naghiwalay kami, pero mas nasasaktan ako now kasi parang ang bilis mo naman or ang bilis naman niya naka-move on. Wala lang ba sa kanya ang 3 years namin? Nagtatanong lang naman. Nalilito talaga ako. Nalilito na din ako if dapat ko bang kausapin ang ex ko about sa bago niyang GF or hayaan ko na lang dahil wala na naman kami. I need your help, guys. Nagpapasalamat, Anne-Marie. Good morning, good afternoon, good night. Hello and welcome to Real Talk with Kim. Ito ay chismisan, maritesan, batuhan ng kuro-kuro at sharing ng experiences. About life, relationship, family, friends, at higit sa lahat, love life! Welcome back to our podcast, and tonight meron tayong bisita na magbabato ng mga kuro-kuro, then magko-comment, mag-a-advise kung ano yung sa tingin niya the best na pwedeng ibigay na payo or komento kay Anne-Marie. So magbabatuhan tayo ng kuro-kuro dito. So titignan natin kung i-weigh natin kung ano ba dapat, 'di ba? So let's all welcome Taco Bell. Good evening. Magandang gabi. Medyo malalim yung pinagdadaanan ko. 'Di ba? So ano name niya? Anne-Marie. So tiga dito siya sa Bahrain, nasa fashion world siya. So nag-work siya sa isang fashion shop dito sa Bahrain. So habang, sa tingin mo, habang pinapakinggan ko yung kwento ni Anne-Marie. Yeah. Ang daming naglalaro ng tanong sa isip ko. Katulad ng naging sila kaya nung guy at may bagong girl habang hindi pa sila break, or nag-girlfriend agad si guy immediate nung nag-break sila. So parang sinasabi mo na overlapping na sila, 'di ba? Pero obviously, kung titingnan mo yung timeline ng 2 months, yes. Parang kung hindi man naging sila na before, yeah, something na sila, 'di ba? Ano ibig sabihin ba niyon pag ganun ba? Like for example, babae ka, 'di ba? Now, kung ganun ang nangyari sa iyo, katulad nung nangyari kay Anne-Marie, ano yung magiging nasa sa isip mo? Ito ba'y sasabihin mo na walang respeto yung tao? Naging kami for 3 years? First thing, ang problema niya is dapat niya bang kausapin yung isa ex, yes, para maghinay-hinay sa post. Correct. Dapat ba yon? Sa point of view ko, hindi. Kasi useless, diba? Useless nang kausapin si Jowa, si ex-Jowa. Siyempre, kunyari, ikaw ang guy, sasabihin ko sa'yo na pagka mag-post, kasi nakakahiya din sa, or so, irespeto mo yung mga kaibigan, hey, may girlfriend ka na, which is pinapost mo na. Yes, okay. Makikinig ka ba sa akin? Hindi. May bilang ba yun? Iba, kasi hindi ka na makikinig pag gano'n eh, no? Hindi sa hindi ka makikinig, pero baka nga high pa lang ng message ko, hindi mo napansin yun. Pero sa, na-experience mo ba yun? parang kakaiba yung mga sagot mo. Hindi, pero inilalagay ko lang yung sarili ko sa kay Anne-Marie. Okay. Pero so, kung titingnan mo, yung guy, ano, hindi niya kinonsider yung previous. I mean, hindi niya na pinahalagaan yung previous na. Sa 3 years para. Yes, 3 years to, ah. Diba, take note, 3 years sila ni Anne-Marie tsaka yung jowa niya. Diba, so, ni, tinapon niya lang? Sabi nga ni Popoy Sumacho, sinabi niya rin na may 3-month rule. Parang wala namang ganun. Diba? Pag oras na, like for me, kung sa akin nangyari yun, ewan ko, ah, pero kung sakali, is move on, tapos na, girl. Baga, I love Anne-Marie, okay? Pero sabi niya naman, nag-move on na siya. Nag-move on na siya. Kaya lang kasi, yung pag-move on niya, parang ngayon, ang iniisip niya, kung mas nasaktan niya siya, hindi sa nag-break na. Correct. Wala, oo nga eh. Kasi, diba? Parang, hindi mo marunong ako na respeto. Oo. Na, diba? Mas ano yun, parang, teka lang muna. Tapos parang, ako ah, para kay Anne-Marie, feeling ko, mas may iba siyang naramdaman na mas
ganun lang kabilis na na-develop kayo in just 3 months? Parang ganun. Ay, sa akin, tapos hindi ganun ba 'yun? Ganun ba 'yun na ang bilis niyo, may yung mga photos niyo ang dami sa social media, 'di ba? But tingnan mo ah, kung balikan mo yung letter ni Anne Marie ni Girl Lalouche, 'di ba sinabi niya nagla-like na sa mga pictures sa Facebook? Hindi. Bigay naman natin yung benefit of the doubt sa lalaki. Kahit naman hindi mo kayo relasyon, pag gusto mo naman like ka boy. Oo, pero... Oo, Taco Bell, pero may girlfriend ka. Diba? May girlfriend ka, tapos... Pero hindi naman din ba? Nangyayari yan na... And hindi parang... Ewan ko ha? Ano ba? So nag-aaway ba tayo? Pero sa akin kasi... Yes? Paano? Paano ka magla-like ng mga pictures ng babae kung may girlfriend ka? Parang hindi na, lalo sa ating mga Pilipino, believe me, parang hindi acceptable yun. Pero hindi rin naman rules na pag may girlfriend ka, hindi ka pwede mag-like. Or siguro depende sa pag-uusap. Set up. Diba? Pero kung tayo ang tatanungin, ako muna tatanungin, i-let go na lang yung girl. Huwag na nga na lang din ikaw sa akin kasi wala nang bilang magmumukha lang din siya. Tama. Sa bagay. Siya, pwede. Oo. Paano kung sabihin na niya, bakit siya palagi mag-usap? Wala na naman tayo. Diba? Mas mapapasama pa siya eh, no? Oo. Plus, baka ang akin lang is, baka malaman pa ng isang girl na nag-aas siya or nakinakausap niya. Baka mag-away pa sila. Nasira na kayo relasyon ko. Ang gagawin kasi, syempre, pag may bagong relationship na, di ba? So, iba na yung trato sa isa't isa. Hindi na ganun katulad ng dati. Bakit mo yung setup ng relasyon nila, hindi na makatulad ng setup ng relasyon ni girl. Na first, si Anne Marie, yung setup nila ng boyfriend niya, baka hindi naman same ng setup nila. Kaya siguro pwede rin naman na develop si Guy. Okay. So, parang sinasabi mo sa akin ngayon, may two sides ng story. As lagi naman. Diba? Okay. Alright. Hindi natin yung sulat naman next time. Hindi yung lalaki. Kulin naman natin yung opinion ni Guy. Baka naman pwede rin pang share na kwento sa atin. Pwede. Diba? Pero ayun nga, sa akin, no, parang nararamdaman ko yung lungkot ni Anne Marie. Even though alam niya, sinasabi niya na move on. Mm-hmm. Pero siya malungkot. 3 years yun. 3 years yun, Taco Bell. Napagdaanan mo rin ba? 1 year. Diba? So, ano yun? Tawag dito, sayang. Yun na, parang sa last na part na itong usapan na ito, bigay mo na yung advice mo kay Anne Marie, tama? Okay. Para sa akin lang, Anne Marie, for sure naka-tune in ka ngayon. Para sa akin is, siguro wag na nating isipin pa yung mangyayari. Ang gawin mo is love yourself, 'di ba? Bigay mo yung best mo kung nagtatrabaho ka sa fashion world, give your best, be creative. Ibigay mo ang lahat sa pamilya mo, sa sarili mo, lalong-lalo na sa sarili mo, 'di ba? Sinasabi nga nila na magtira tayo para sa sarili natin, 'di ba? For me is move on, dear. Walang ibang formula dahil habang idinidikit mo yung sarili mo sa ex mo, lalo kang masasaktan at ayokong dumating din yung pagkakataon or dumating yung oras na mas masaktan ka sa sasabihin ng ex mo at baka hindi pa, baka mas masaktan ka sa sasabihin ng girlfriend niya na ngayon. But I love you and thank you for your support and then good luck. To Anne Marie, maraming salamat sa iyo. We appreciate your letters. Keep coming in. This is Real Talk with Kim. Keep listening to our podcast. Salamat po sa pakinig. Till next story. Have a good night. Thank you very much. Bye.